What is the most toxic place that could effectively bring negativities to our day? It is the comment section, especially in Facebook. Kung gusto mong uminit ang ulo mo, kung gusto mong masira ang araw mo, basahin mo ang mga comments sa Facebook at sigurado, instant bagsak ang iyong magandang disposisyon, lalong-lalo na kapag pinatulan mo ang mga ito ng hindi maayos. When encountering comments or even persons that are full of negativities, choose always to be good. Ang tanong para sa atin, papaano ba maging mabuting Kristiyano at Pilipino in addressing all the negativities of life, especially the negativities of trolls, bashers, and fake news? Tatlong bagay. Una sa lahat, dapat tayo ay maging makadiyos. Goodness could only bear fruit if there is godliness in our attitude. Ito yung kulang sa atin ngayon. Nakakalimutan natin ang Diyos. Kaya't nakakalimutan natin maging mabuti sa ating buhay. Sa social media pa lang, yung mga bashers, trolls, walang kapaguran sa paninira. Instead, ubusin ang oras sa pagdadasal at pagsisimba, mas pinagpupuyatan ang Facebook. Marahil, mas pinili nilang maging makaposisyon, makaambisyon, makapangyarihan, pero nakalimutan nilang maging makadiyos. Kapatid, mawala na ang lahat, wag lang ang Diyos sa ating buhay. Pangalawa, makatao. Ang pagiging totoong tao ay dapat may angking totoong pagmamahal para sa kapwa-tao. Kapatid, kamusta na ba ang ating pagkatao? Kapag ang ating salita at galaw ay nagiging mapanira at marahas, na nawawala na tayo ng respeto, ng awa sa ating kapwa-tao, baka taut-tauhan na lang tayo. Nakakalungkot po at nakakatakot yung mga bashers at trolls ngayon sa Facebook. Halimaw na sa salita kahit sa pag-uugali. Kahit si Blessed Carlo Acutis nakaka-beatify lang, o kahit sino na lang na walang kalaban-laban, walang kaalam-alam, hindi pinapalampas ng kanilang mapanirang salita. Kapatid, kung kagaya ka rin nila na wala ng respeto at awa sa mga binibitawang mong salita, check yourself. Tao ka pa nga ba? Hindi sukatan ang bangis ng salita sa pagiging makatao. Alalahanin po natin, ang salitang bangis ay para lamang sa mga hayop at halimaw. And the last point for us is makabayan. Ang bayan ay biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa atin upang mahalin. At ang pagmamahal sa bayan ay hindi nakatali sa iisang tao lamang. Ito ay nakasalalay sa ating pagmamahal sa ating kapwa Pilipino. Kung mahal mo ang bayan, huwag kang pasimuno sa fake news at galit. Ipagdasal mo ang iyong bayan. Huwag mong pagtakpan ang katiwalian ng mga nasa posisyon na sumisira sa kinabukasan ng ating bayan. Ilapit mo ang bayan sa totoong Diyos at hindi sa mga nagdiyos-diyos-diyosan sa ating bayan. Eh Father, anong ambag mo sa bayan? Ito yung sagot dyan. Ang pinakamainam na ambag natin sa ating bayan, lalong-lalo na sa sitwasyon natin ngayon, ay walang iba kundi kabutihan. Maging mabuti ka sa lahat ng bagay, sa salita at sa gawa. At simulan mo ito sa bawat comment mo sa Facebook. I am captured.